Hello guys! Kamusta kayo? Eto, meron na naman tayong panibagong vlog na gagawin. Itong vlog na to, alam niyo ba kung bakit ayaw ko sa Czech Republic? No. Bakit nga ba? Una, ang pag-uusapan natin is about sa mga irregular o hindi natin nakasanayang bagay dyan sa Pilipinas. Pero dito sa Czech Republic ay meron. Tulad na lang ng itong itlog na to at itong kulay ng itlog na to. Bakit sila magkaiba? Tara, tignan natin. Dito kasi sa Czech Republic, ang kulay ng itlog ay usually kulay brown. Yan ang lagi naming mabibili rito sa Czech Republic. Dito sa grocery store dito sa Czech Republic, ang native na itlog nila is kulay brown, na usually sa Pilipinas ay kulay puti. Yun ang kaibahan dito sa Czech Republic. Pangalawa, alam niyo ba, dito sa Czech Republic, kapag bibili ka ng mineral water, meron ka dapat pag-aaralan o meron ka dapat pipiliin para magustuhan mo yung lasa. Kasi usually, dito sa Czech Republic, ang mga tubig dito ay may magkakaibang uri. Tulad na lang ng nito, at ito pa. So, yun ang dapat yung tandaan. Una, dito sa Czech Republic, ang usual na mabibili mo dapat is Neperliba. Yung Neperliba na pangalan na to, ito ay normal na water lang. Usually, wala itong lasa. At usually, ito ay tama lang sa panlasa nating mga Pinoy. Kasi dito sa Czech Republic, ang Perliba o Neperliba ay may carbon ang tubig. Or carbonated water sila. Ano ba yung carbonated water? Yun yung usually na para siyang Sprite or mapait na Sprite, na usually kapag ininom mo siya, iba siyang panlasa eh. Ibang-iba na para kang lumunon ng mapait na Sprite or mapait na tubig na hindi mo kayang lunonin. Sa sobrang pait niya at sa sobrang carbonated niya, hindi mo kakayanin. Kaya sila merong carbonated water dito sa Czech Republic. Sila kasi ay may hilig sa mga matatabang panlasa. Aking tandaan, Neperliba ang normal na tubig. Neperliba o Perliba ay carbonated water. Usually, ang lagi nyo tatandaan na bibilin is ang Neperliba water. At meron pa ako idadagdag guys. Pag dito sa Czech Republic pupunta kayo, siguraduhin nyo rin magbaon ng adapter na ganito. Kasi usually, ang mga saksakan dito sa Czech Republic ay mga bilog ang saksakan. So, kapag kayo nagdala ng saksakan na galing sa Pilipinas, ay guys, mga kababayan, hindi kayo makakagamit ng anumang adapter dito na flat na saksakan ang dadalhin nyo. Kasi usually dito, ang normal na saksakan ay ganito ang pointed nila. Round pointed na dalawa ang bilog sa dulo. Kaya guys, nung una akong dumating dito, hirap na hirap ako na maghanap ng saksakan. Kasi ang dala ko ay normal na saksakan sa Pilipinas na yung flat na ganito. Pero dito pala sa Czech Republic, guys, papangunahan ko na kayo. Ito ang lagi niyong bibili na adapter. Yung bilog ang saksakan. Para hindi na kayo mamblema ng mga adapter nyo sa mga charger ng cellphone nyo or ng mga gadgets nyo. Ito pa lang guys, bago kayo pumunta dito, ito na ang dalhin nyo, itong saksakan na to, para maayos na kayong makapag-charge at
maging maayos din ang inyong mga gadgets dito sa Czech Republic. Isa pa, alam niyo ba dito sa Czech Republic, mas mura ang alak kaysa sa tubig? Yun ang kaibahan dito sa Czech Republic. Kasi dito sa Czech Republic, ang most product nila ay Pilsen. So sa kanila nang galing ang Pilsen na pangalan. Kasi sila ang nakapag-produce ng mas madaming Pilsen dito sa Czech Republic. So yung nakikita nating Pilsen dyan sa Pilipinas ay dito yan originated na ginagawa sa Czech Republic. So alam nyo na kung bakit ganon dito sa Czech Republic at kung bakit ayoko dito sa Czech Republic, kasi madaming hindi ordinary or extraordinary things dito sa Czech Republic na wala sa Pilipinas na dapat nyong tandaan at dapat nyong maiwasan. So, shoutout tayo ngayon!